Magandang araw. Meron kasi tayo unang video na paano gumawa ng bakod gamit ang cyclone wire. Marami kasing nagtatanong kung magkano daw yung nagastos, magkano daw yung materials, kasi hindi ko na isama doon sa unang video. Kaya ngayon, magagawa tayo uli ng bakod gamit uli yung cyclone wire. Papakita ko lang sa inyo kung magkano at anong mga materials yung mga ginamit ko. Ito pala yung cyclone wire na ginamit natin. Ang taas niya ay 5 feet tapos 10 meter yung haba niya. Ito, nakalagay siya dito. Yung size, pinaka size, yung wire size niya ay 2.7 mm. Tapos meron pa dito na 3.4 tsaka 4.0. Tapos yung mesh niya or yung butas niya, ang size ay 2x2. Tapos yung height niya feet ay 5 feet. Meron siyang 3 feet, 4 feet, 5 feet, o kaya 6 feet. Tapos sa length niya, meter naman, ang binili natin ay yung 10 meter. Meron ditong 6 meter at saka 12 meter. Dito naman sa wire type, may tatlong klase: standard, heavy galvanized, PVC coated. Yung standard galvanized lang yung ating binili. Ito na kasi yung pinakamura, pero matibay naman siya at galvanized coated din naman. Yung presyo niya ay dito sa ating resibo ay yung isang rolyo ay nagkakahalaga ng 2,250. Para naman dito sa ating tubo o yung pangposte, ang diameter niya ay 2 tapos schedule 20. Ang haba niya ay 6 meter. Tapos dito naman sa isang tubo ay 1-in-1 port. Gagamitin natin siya para sa gate naman. Tapos ito, ang kapal niya ay 10 mm. Bali, ang presyo ng ating 2 na tubo ay dito sa amin ay nagkakahalaga ng, ang isa ay 1,043. Pero yung unang tubo natin na binili ay nasa 980 lang siya. Pero iba atang brand to, kasi mas kinumpare ko dun sa lumang tubo, mas makapal siya. Kaya legit na schedule 20 yung kanyang tubo, kaya siguro mas mahal. Dito naman sa 1-in-1 port, ang presyo niya ay 659. Tapos dito sa 10 mm na rebar, ang isa ay 142 yung presyo niya. Bali, nakapagputol na tayo ng pangposte. Bali, yung haba niya ay 2 meter kasi yung haba na ating tubo ay 6 meter. Makagawa tayo ng tatlong pangposte sa isang tubo. 5 feet lang naman yung taas ng ating cyclone, kaya sakto lang siya para doon. Bali, dito sa ating footing, magbabawin lang tayo ng 1 feet sa lupa. Kaya nagsukat tayo ng 1 feet lang dito.
Tapos yung haba ng ating spike ay 20 cm. Bali, lalagyan din natin siya ng semento sa loob, ng buhos na semento para mas tumibay siya. Bali, wala pa yung semento, bubuhusan pa lang natin. Yan, bali, bumuli din tayo ng isang cubicong buhangin at bato. Ang price naman ng isang cubic na bato at buhangin, ang sa buhangin ay 700 yung isang cubic ko dito. Tapos yung bato, graba, ay 1,150. Bali, update lang tayo ngayon. Nakapag-poste na tayo, tapos nalagyan na rin natin ng buhos para hindi siya pasokan ng tubig ulan. Bale, meron siyang 18 poste. Ipapakita ko sa screen yung plano niya. Bale, meron siyang 15 by 20 meters. Total niya ay 300 square meter. Kung mapapansin nyo, merong solid line sa may taas at saka sa may kanan. Bale, meron na siyang existing na bakod. Kaya hindi na natin siya lalagyan. Bali, ang malalagyan na lang dito ay yung pael dito sa may tabi ng karsada tsaka doon sa may taas na bakante. Ang malalagyan na lang ngayon ay nasa 150 square meter na lang yung malalagyan kasi halos kalahati lang naman yung nalagyan. Patutuyuin lang natin ito ng 2 araw para matibay yung poste pag pinatakan ng cyclone. Tapos ang sunod naman natin gagawin ay magbabatak na tayo ng cyclone tapos yung gate. Bale, nagbabatak na tayo ng cyclone tapos nasa pinakadulo lalagyan natin ang bakal na pang-ipit. Tapos ngayon meron na tayong pambata kaya madali na nating magagawa. Ito yung pambatak natin. Meron sa mga hardware na tig 300 yung maliit lang. Kaya na siguro yun. Bale, lalagyan natin ng rebar yung taas at saka baba. Tapos saka natin babatakan. Bale, gagamitin na natin tong pabatak dito para mabatak ng ayos. Lalagyan natin ng rebar yung paghawakan ng pambatak.
Natapos na natin ang bakurin. Ngayon naman, pag-usapan natin kung magkano ang nagastos sa 150 square meter na bakod. Ang nagamit nating materials ay 7 tubo, 3 1-in-1 port, 4 na cyclone, 17 na perasong 10mm na rebar, 1 cubicong buhangin at bato, 5 semento, tapos yung mga cutting disc, cylindrical hinges ay mga 500 yun. Bali ang total lahat-lahat ay 24,167. Materialist lang siya. Kung kasama labor, mag-add tayo ng mga 5,000 siguro para sa labor. Bali ang total ay 29,167. Ang total estimated natin ay halos 30,000 pesos sa 150 square meter. Bago tayo magtapos, kung hindi ka pa na subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Like mo na rin kung nagustuhan mo.